So ayun mga kalingap, ito po yung bagong sasakyan ngayon ni Marimar. Grabe mga kalingap, sobrang ganda. Grabe, suwabe. Masasabi mo kuya yan sa bagong grabe, sasakyan na yun. Nakaka-proud po si Labiansi. And ngayon grabe, ay Montero, hindi po simple itong ano, gantong mga bagay, parang ano ba to? Dream come true. Dream come true. Dream come. Nasira po agad yung sasakyan ni Biansi. Sasakyan ba ni Biansi? Oo, sasakyan ni Biansi. Ayun, nabasag yung ano. Dok, ano po nangyari? Dok, ano nangyari? Nahulog yan. Nalubak. Nahulog, oh, nabasag. Oh, nahulog Mimitay. Po yung sasakyan ni Biansi, grabe. Saan na? Sumurin din na yung sasakyan ni Biansi. Tayo tayo dyan. Mali po, Olives TV. Olives Ravino. Olives TV. DJ Francis. So ayun mga kalingap, ito po yung bagong sasakyan ngayon ni Marimar. Grabe mga kalingap, wow! Sobrang ganda. Grabe, suwabe. Yun o, napakaganda mga kalingap po. Bagong bago. Nakamags na yan mga kalingap po. Ayan. Grabe, yung gulong pa lang mga kalingap. Pang big time na yung gulong pala. Grabe mga kaling, sobrang ganda. Team Montero na ito. Nagpilit sa akin na mag-Montero. Montero. Maganda pre, subukan Montero pala sa inyo. Ganda talaga Montero. Ayan bro, ayan. Tanungin lang kita. Yung bagong sasakyan ni Ate Biansi, anong masasabi mo doon? Si Biansi may bagong sasakyan? Oo, hindi mo ba nakita? Hindi niya pa alam bro. Hindi niya pa alam. Ano yung kaya Edo? Alika, samahan kita. Samahan kita kuya Ian. Samahan kita. Ay, alam ko na. Samahan kita kuya Ian. Ay, ito. Yan, nakikita mo ba yan kuya Ian? Bro. Yan yung bagong sasakyan ngayon ni Biansi. Nakasakay na dito si Biansi. Hindi pa, susunduin pa lang namin. Susunduin niyo pa. Ay, susunduin si Biansi. Oo, grabe. Bro. Anong masasabi mo kuya Ian sa bagong grabe, sasakyan na yun? Nakaka-proud po sila Biansi. And ngayon, grabe. Ay Montero, hindi po simple itong ano, gantong mga bagay, parang ano ba to? Dream come true. Dream come true. Dream come true. Isa sa mga pangarap ni Biansi natupad na guys. Grabe, napakaganda ano, na. Napakaganda po, makalingap ang ganda. Sorry mo, sorry. Ang ganda, bagong bago. Tingnan mo bro yung mugs, grabe. Grabe mugs na ang mugs bro. Hindi tatagtagin si Biansi. Oo, grabe. Hindi dito matatagtag si Biansi. Tama-tama po kasi yung daan papunta sa bahay nila Biansi talaga malubak. Malubak. So dito safe na safe siya. Malaking sasakyan. At hindi matagtag to bro. Saka grabe. Secured sila dyan. Secured na secured. Talagang napaka-swerte ni Ate Biansi sa papa niya, no? Kay Doc Lab. Oo, ayun o. Kay Doc Lab. Grabe. Binabantayan nga po ni Doc Lab yung sasakyan na. Talagang nag-provide si Doc Lab ng ano. Magandang sasakyan para kay Ate Biansi. Ganda bro. Pali kay Biansi pala to. Oo, kay Biansi yun bro. Grabe ano. Ganda bro. Pikas ng dating. Ganda ng dating bro. Tapos yung mugs niya, yung ano, gulong. Safe na safe. Safe na safe yung sasakay. Safe na safe si Biansi dito. Karabang bago sa sasakay ni Biansi bro. Bagay na bagay sa kanya bro yung Marimar ano. Ayaw, yung, Marimar. Ano, kasi Marimar na siya ngayon. Tapos yung bago niyang sasakyan. Ay, tama, tama. Ito, bagong bago ano. Ang ganda. Di mamaya pala susunduin nyo. Susundin namin bro. Kasi parang magde-date yung dalawa. May date? Ano, may bulong ka bro? Natulas. Pero off-cam yun bro. Wala yung vlog. Grabe, off-cam yun. Ay, wala pala yun? Wala yung vlog. Ah, secret date? Oo, secret date lang. Sabi pa niya. Sanay kasi si Kuya Edo sa secret. Oo, gusto ni Edo kasi minsan may private time sila. Oo. Meron silang mga usap na silang dalawa lang nakakaalam. Yes. Oo. Siyempre, respect natin yung mga. Sa ganung bagay, mas nakakakilalan sila. Mas magkakapalagayan talaga yung loob nila sa mga ganung anong para. Kasi sa vlog kasi mahirap sabihin lahat-lahat eh. Oo. Diba? Hindi ka naman dun makapag I love you agad. Uy! Pero nag-live mo na. Nag-I love you na. Nung part 25. Grabe! Oo, hindi na napigilan. Oo. Grabe. Pero may mga hindi pa nasabi dun kasi si Ate Biansi. Hindi pa niya sinasabi. Siyempre di mo naman masabi agad talaga lahat. May kasi mga pipigilan kang ano. May mga ibang words ka na di mo masabi talaga eh. Kaya malagay yung may mga ano sila, private time po mga kalinga sa isa't isa. Lahat naman. No, yung off-cam ano? Off-cam moments.
parang ano nila, moments nilang dalawa lang. Grabe. And lalo sa Palawan, bro. Ay, grabe. Excited na ako, pre, sa Palawan. Excited ka, bro. Oh, di pa ako nakabook ng ticket. Ano, pre? Nakaano na sila eh. Nakabook na sila? Hmm, nakabook na sila. Sa akin, bro, hindi pa. Pero... madali lang naman yun. Dami naman ang flight. Oo, madami. Ang ano nga doon, yung schedule, bro, sa inyo. Makasabay tayo sa schedule nyo. Ay, di ko lang alam kung meron pa yung ano, masasabayan ka doon. Yun, dapat sabay-sabay tayo doon sa airplane. Di ko alam, pre, kung meron pa yun. Yun nga ang problema natin dyan. Pero at least, ano? Pangit naman, kung mauna kayo, makasunod kami. Tapos pagdating namin doon, nagsiswimming na sila. Pagdating nyo doon, nag-ano na, pre? Ed si Serena. Yeah, Ed si Serena. Nagpa-vlog na. Grabe yun, guys. Abangan nyo pa mga kalingap ang seri dyan sa Palawan. Grabe. Tara na, bro. Tara na. So ayan mga kalingap, papunta na po kami kay Ate Biansi. Ayan, grabe. So, mag-report tayo dahil nasira. Ipapaalam natin, Dok, na nasira yung... Paalam natin. Dok, baka matanggal ka sa pagiging driver. Yun lang ang problema, yun. Kaya di, kaya tinabi ko yung ano eh, yung forever, tinabi ko na rin. Para naka-assurance na ako. Pero siyempre, bago man yan, bago ka naman tanggalin, magpapaalam mo na yan kay Kuya Edo. Oo. Edo, papayag ka na tanggalin si Dr. Love bilang driver ni Ate Benz. Ako, iisipan muna natin yan. So hindi naman pala kaagad-agad matatanggal. Bibigyan ng pagkakataon niya. Pagkakataon pa. Pag-iisipan pa eh, dadaanin pa sa panel siguro. Panel ah. Dito na ang panel pa to ah. Bibining muna kung ilang panel lang. First offense. Ganun. May first offense pa muna. Warning, may warning pa man pala. Pero parang magagalit nito si Marimar. Yari tayo kay Marimar. Bago yung sasakyan niya, nasira agad. Nasira agad. Pero ang sabi ni Kuya Ed, factory defect. Factory defect. Ang bihirang lubak yan. Factory defect. Doon yung malalim doon. Lalim pa ganun lubak na yun. Nasubsod na rin ako dyan. Nakatakot dito eh. Driver ka. Ayun. Problema natin nito, bro. Pag nalaman ni Marimar. Ayun na nga. Sabihin mo yung mga viewers natin na huwag sabihin. Huwag mo na sabihin, oh. Nagawa naman ang para ni Dr. Lam. Secret lang, secret. Oh, secret lang po ito, mga kalingap. Secret lang muna. Huwag niyo pong sasabihin na nasira yung sasakyan ni Marimar. Baka ako matanggal si Dr. Papanood niya yan. Secret lang. Secret lang, papanood niya. Papanood to, patay tayo. Yari na tayo dito. So, 100,000 views pa. Secret sa 100,000. Basta mga kalingap, huwag niyo pong sabihin kasi hindi niya malalaman. I-share niyo lang. I-share na yung video. I-share niyo lang. I-share niyo lang po ang video. I-like and share. Like and F. Grabe mga kalingap. May iwan na tayo ng pag-uwi. Just. Diretso na yata yun. Hindi, ma-gym yun. Ma-gym bench lang. Ayun mga kalingap, naghahanap po kami ng paayusan. Kasi delikado po na malaman to ni Marimar. Yari tayo. Eh, baka kami, pati kami masisabi. Oo, baka tayo matanggal. Grabe. Baka madamay kami dyan, Dok Lab. Oo, hindi. Huwag kayo maglalaso. Sasagutin ni Ido lahat to. Sagot na ni Ido lahat to. Lahat ng problema nito. Grabe. Palitan to muna.
Masa sniper ka muna ng side mirror ang ilalagay doon. Sniper sa motor. Pwede. Dalawa yung kasalpak mo dyan. Grabe, takbo yun. May turbo pala to, bro. May turbo? Turbo nga. Ang bilis ng hatak niya. Parang sinumpit lang. Smooth na tunog ng mga ginaan. Parang wala kang naririnig. Parang love lang din ang Fortuner na raw. Oo. Pangarap ko din ito, mga kalinga. Pero hindi ko pangarap masira kagad yung Sidminor. Grabe. Yari tayo nito kay Manila. Yari tayo ito kay Manila. Kaya kailangan mapaayos na natin bago ano, bago tayo pumunta kay Marimar. Isusumbong na to. Honda. Yan eh, yan yun. Ito. Oo, oh, dito yun. Pasok na eh, walang pasok. Wala. Abante bro, abante. One way tayo, one way. Punti lang, abante lang dun sa may ano. Sa may motor. Sa may motor. Sa may tricycle. Yan. Tato lang tayo. Dali mo yung sample bro. 4 wheel drive. Wala na. Bro, abante pa dun. Dun mo. One way tayo dito. Ito yung ano. Eh, dun ang pasok lang. Get mo dyan. Yan. Dapat ipasok natin dun para makita. Saan ang papasokan? Hindi, dali mo lang yung sample. Ito yung sample. Ayan. Kasi nabasok kita namin. Na. So yun mga kalingap, bibili po kami ng sampol oh. Eagles lang. Ha? Eagles. Pero ang gila wala. Dito pala si Kuya Nico din? Ang layo ba? Layo ba? Ay, ito kay Doktor lang. Tali sa mga dami ko din. Ay, wala. Ay, mga kalinga. Kaya po agad yung sasakyan ni Biansi. Wala, nagalit na si Dok. Sasakyan ba ni Biansi? Oo, sasakyan ni Biansi. Yun, napakasag yung ano ah. Dok, ano po nangyari Dok? Anong nangyari? Nahulog oh, napasag. Nahulog po yung sasakyan ni Biansi, grabe. Wala na, sumurin din yung sasakyan ni Biansi. Tayo tayo dyan. Biansi, sasakyan mo oh. Ay, mga kalingap ano. Una to. Pambihirang lupak yan. Dalim eh. Dada talaga dito? Sasakyan ni Biansi. Pangit ang daan dito eh. Sige, pidyo-pidyo dyan. Ito mama, ano? Lalim. Mabilis pati. Mo-overtake si Dr. Love nun eh. Kawawa naman yung sakin ni Biansi. Wala nang mirror on the wall. Oh, wala nang mirror on the wall. Kuya, anong masasabi mo at nasira kagad yung sasakyan ni Ate Biansi? Kailangan natin ibalik to sa pinag-anohan. Wala, lagot ka nito lang. Babalik ako sa Manila. Babalik ka Dr. Love sa Manila ah. Kailangan papalitan natin ito ng mas brand new. Kasi parang nakakay. May factory defect. Factory defect pala tawag yan? Yes.
sa likod ka kumain sa ano mo, gitna na side mero. Yan. Ay, style ko 'yan, pag ano wala basag yung. Ay, mga kalingap, ano, nasira po yung sasakyan ni Fiance. Napagubago. Nasira si Marimar. Lagot. Si Marimar, bumigay. Wala pa nga si Pulguso, hindi pa nalabas. Wala pa naman dito mabibilan nito. Wala. So, order nito, order. Sa Mitsubishi. Tanong tayo dyan kayo, no, kay Mitra. At may mga stock din siya. Oh, tanong, meron ka number? Wala akong number ni Mitra. Mitra yun dyan sa kanto? Oo. Baka meron siya. Ay, oo, baka meron. Stock meron yun. Oo. Punta nga tayo doon. Kasi mura lang naman ang ganyan. Alas 3 pa naman tayo. Grabe. Tras. Sira yun. Sasakyan ni Benz. Ah, kalingap. Eh, ito po, oh. Nasaan na yung ano? Laglag na yun. Binabantay ko, nakalimutan ko ngayon na ano. Kalinga po. Natanggal po yung side. Nalaglag na yun doon sa EDSA. Right? Oo. Oh. Ano yun ang ano kasi yan, pag bumili ka, lahat na kukanin mo na. Tanggapin mo na. Eh, side mirror lang naman, sabi ko kaya na ito. Mga temporary, ano yun. Magalit dito, Dok, si Ate Biansi, Dok. Ah, magalit talaga. Ay, tanong mo nga ino. Baka nagalit. Kaya ito magagalit ba yun si Ate Biansi? Sabi ko lang ay ano, kailangan itong papalitan talaga. Palitin na talaga. Palitin na yung ano. Kailangan factor defect. Factor defect. Kaya ang binigay sa atin eh, nadaya tayo. Factor defect. Factor defect. Bagong-bago, nadaya agad tayo. Nadaya tayo sa mirror. Binigay sa atin si Ransa. Kaya dito na doon sa ano yun, trumpet? Hindi, dito sa magang. Sa kanto. Ay. Metro. Isa dito na nagpadala, nagpagawa na ko dyan. Pero malay mo, meron sila. Hindi, ano lang naman, yung side mirror lang naman. Side mirror. Baka meron silang stock. Kasi latest naman to eh. Mitra. Yan. Kung wala dito, try natin sa Justin. Nasa may tapat ng ano, BPI. May BPI. Malapit. Sa? Justin, bro. Ah, yung sa may lapit sulay? Oo, may mga ano din doon, may mga parts din doon. Pero pag wala talaga, di ano, order talaga. Doon yun. Saan? Kabila pa? Unahan pa. Unahan pa, unahan. Kala ko dito yun. Di so, pa. Ayun mga kalingap, susundin po namin si Ate Biansi, ano? Dala yung kanyang sasakyan. Kaya lang ang problema mga kalingap. Problema mga kalingap. Nasira agad. Tingin sa gitna. Sa gitna, tingin. Wala sa likod. Paano na yun ito guys, masusundo si Ate Biansi guys. Nasira agad. Magagalit yun sigurado. Ano bro? Galit talaga yun. Galit si Marimar. Galit yun si Marimar. Galan driver. Duklab, bahala ka dyan. Baka palitan si Duklab. Galan driver. Ay lang yan. Ako. Yun lang eh. Pag makina na mahirap yun. Kung makina na tanggal na iwan. Tumakbo ang kaha, makina na iwan. Eh, yung maliit na bilog lang. Okay na yun. Ay meron, dun makakakuha tayo dun. Yung temporary mo. Kasi kung ilintayin pa natin ng ano. May order mo pa yan. Order eh. Mo pa yan. 3 days pa yan. Pagalitan. Dapat ito bro, hindi malaman ni Ate Biansi na nasira yan. Pagawa mo na kagad. Oo. Ang plano ko dyan, bago ko dalhin sana dito, pagawa ko, sabi ko, uwi na tayo. Okay na siguro yan. Sa plano ko, pagbalik ko, doon ko pagawa, ano, magpunta ng Pasay. Wow, 1.5 lang naman sa Pasay yan. Yung grandi ako, ganun din eh. Masak din yun eh. Malapit tayo kina Biansi. Ang galit dito si Marimar. Dito lang pala parada. Saan ba yun? Diyos mio Marimar. Ay, ito lang pala ako pala oh. Wala ko papasok sa kanila. Hindi kinalsada na baga. Ang ganda na ng kalsada. Dati, rap road pa yan. Oo, oh, rap road lang ito. Oo, ano. Saan ang bahay niya? Ito ang ginagawang bahay niya kanya. Ang ganda ah. Ang ganda no. So, ayun mga kalingap. Ano, sa di inaasahang pagkakataon, ang sasakyan po ni Ate Biansi ay nasira. Sabi oh. Ano? Nasira po yung sasakyan ni Biansi mga kalingap. Ayan, grabe. Anong gagawin natin Doklab? At baka malaman ni Ate Biansi na nasira yung ano? Huwag yung ikwento. Huwag natin sabihin na nasira ano?
baka bawiin sa akin. Oo. Delikado ako. Huwag nyo ikwinto. Ayan mga kalingap, huwag po nating sasabihin na nasira yung sasakyan. Kung napanood nyo to, huwag nyo ikwinto dahil talagang sigurado baka pagalitan ako, baka tanggalin ako. Opo. Grabe mga kalingap po. Nabatchi po kami mga kalingap. Sobrang ganda oh. Kalingap, sa atin lang po ito ha. Huwag nyo pong sasabihin kay Bensi na nasira yung sasakyan niya kasi baka matanggal po si Duklab mga kalingap. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kalingap. Pabuhay po and God bless. Hindi ko akalain na tututuhanin mo yung pagtalon mo dun sa salong. Hindi ko rin alam eh. Bakit ko ginawa yun? Ano bang nag-joke sa'yo bro para gawin mo yung bagay na yun? Nag-joke sa akin ang aking ay grabe. Mali po, Olives TV. Olives Ravina. Olives TV. DJ Francis. Ngayon mga kalingap, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasama po natin si Kuya Edo and si Kalingap Norman. Ayan, galing po sa scout yung dalawa mga kalingap. Ano? Sinamahan po ni Kalingap Norman, Kuya Edo para mag-scout. Ano? Yes. Ayan, Kuya Edo, kumusta po yung pag-scout nyo ngayon? Sa ano okay naman medyo alam niyo mainit ang panahon pero walang hindi makakapigil yan sa atin para magtulong. Ayan, grabe napanood ko yung vlogs mo Kuya Ed, napakaganda ng vlogs mo ngayon na ano si Lola ano Rosa. Rosa ano? Oo, grabe. At yung talaga pinaka-love trip na binavlog ko sa lahat. Napakamasaya yung matanda. Talagang positive lahat ang kanyang ano sa buhay. Tapos ano siya, masayahin bro. Lagi siyang nakatawa, bungis-ngis ba? Walang vlog na hindi yung tumawa ng ganun. Lagi siya bawat mabisita ko kahit nga umuulan, may sakit yun, nakatawa pa rin eh. Talagang ano siya? Siguro ang sekreto niya kung bakit mahaba ang buhay niya. Ilang taon na ba yung bro si Lola? Mga 80 plus na yun. 80 plus na rin? So talagang pero lakas niya, nakakapag-less-less pa siya, wala pa siyang alala eh. Okay ba yun? Ay kasama ba yung bro sa buhay? Wala, solo lang siya dun sa bahay. Pero may kamag-anak siya dun sa kabilang ano, barangay. Sa dulo pa. O sa malayo pa? Wala siyang kasama dun sa bahay nila? Wala pa, mga sa dulo pa. Ayan, bro. Nandito na rin tayo ha. Matanong ko na rin si Ate Biansi. Ano? Bro, grabe. Sobrang napahanga mo ako doon sa episode 20 ko. Ano? Oh, kasi hindi ko akalain na tututuhanin mo yung pagtalon mo doon sa ano? Sa salong? Yeah. Hindi ko rin alam eh. Parang bakit ko ginawa yun? Ano bang nag-joke sa'yo bro para gawin mo ang bagay na yun? Nag-joke sa akin ang aking ay grabe, nag-joke sa'yo bro para gawin mo ang bagay na yun. Nag-joke sa'kin ang aking ay grabe. Grabe guys. Talagang ano bro, nakita ko na gagawin mo ang lahat para kay Ate Bianca. Medyo dapat guys. Siyempre, siyempre naman. Grabe. Ano bro, nakita ko na gagawin mo ang lahat para kay Ate Bianca. Siyempre, ganoon dapat guys. Siyempre, siyempre naman. Yeah. Kasi noon, noong panahon bro, yun pa yung ginagawa noong panahon. Yung gagawin ang lahat para sa isang babae. Pero sa ngayon, bihira na yan mangyari. Totoo yan. Iba na ngayon ang panahon eh. Bihira na yung ganong klaseng ano. Oo. Wala eh. No comment lang. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Yun talaga kasi yung ano mo. Paraan ng pagpapakita na mahal mo ang isang tao. Magaling mo ang lahat para sa kanya. Yes.
Then si Norman po, tanongin ko rin kung kaya niyang gawin yun. Kuya Norman, kaya mo bang ginagawin yung ginawa ni Kuya Eds? Siyempre naman, pagusto natin talaga yung tab. Gagawin natin. Pero binib ako sa'yo kasi nung tumalon si Kuya Eds, siyempre, tumalon ka din. Para may karaman. Ayan. So, ayan mga kalingap, si Kuya Norman po ay suportahan po natin ano. Isa po yung beneficiaries po ni Kalingap Rob na dati po ay Bulag. Ngayon po nakakita na dahil kay Kuya Rob. Kay Super Mac. Ayan, kay Super Mac. Kaya mga kalingap, tulungan po natin ang kanyang channel, Kalingap Norman, para po mas lalong makatulong sa kanya. Ano po. Malaking tulong yan sa akin, sir, ang ganyan. Para. And siyempre kay Kuya Eds. Kuya Eds, nung tumalon ka kasi, naramdaman ko na parang kinabahan si Ate Biance. Parang natakot siya na baka ikaw ay madisgrasya. Ganun talaga. Kahit ako rin, kung hindi gano'n siya, baka pinigilan ko pa siya. So ibig sabihin, kung siya ang tatalon, pinigilan mo siya. Of course, kasi ako, delikado yun. Buti ko ako lang, okay lang. Pero pag yung kagaya niya, siyempre protection niya at safety ang priority mo. Ating kailangan gawin priority natin yun. Hindi natin pwede pabayaan. Pero grabe bro, nung tumalon ka doon, akala ko tatama ka doon sa ano, sa puno. Buti nakabitaw ka. Oo, medyo nakakatakot doon. Medyo di-safe talaga. Hindi talaga safe yun, yung pagtalon doon. Kasi pag hindi ka nakabitaw, maaaring doon ka bumangga sa puno. Tapos malalim din naman yung ano, di ba? Nababaw doon sa kabila eh. Kabila, pero doon sa gitna? Sa gitna. Kaso, ang tama nung, ano, nung baging, papunta sa mababaw. Buti hindi ka nasugatan. Na ano nga, natama ako doon sa ilalim eh. Naabot na ng paa mo? Hindi, yung likod ko. Yung likod mo? Yung bato-bato? Delikado. Delikado talaga, no? Pero nakita ko yung ano bro, concern ni Ate Biance nung tumalong ka doon na talagang yes, yung reaction niya. Ganun talaga. Pag mahal mo isang tao, dapat ano ka, caring ka. Grabe, ano? So, ayan bro, talagang saludo ako sa iyo bro. Pero pag-usapan natin bro yung pag-muse ngayon ni Ate Biance. Nakita mo ba siya nung pumunta siya ng parade sa muse? Hindi ako nakapunta kasi may ano ako, scouting na kami ni Norma noon eh. Hindi ko rin alam na ganung araw yung ano. Ay yung schedule hindi siya yung inform ni Ate Biance. Kasi karaniwan mo sa pagganyan, pang gabi yata yung mga ganun minsan ng iba eh. Saka hindi ko alam na dito lang sa barangay sa ano. Akala ko dun sa area nila. Kaya hindi mo siya nasabi kung ano-ano eh. Oo, hindi nga siya bro. Nabigla din ako eh. Ganito bro, may contact naman ako doon sa Mercedes kung anong araw yung laro nila. Ngayon, gabi yun. Hindi naman na siya makasama yata pag galing. Tapos ay, hindi na. Yung una lang. Kasi ano lang, yung mga players na lang doon. Mga players na lang. Yung una siya, kasama. Ah, maliba lang siguro kung makasama sila sa siguro championship. Siguro sa championship. Oo, sa championship. Kailangan ng miss nun. Oo, sa championship. Doon na lang bro, paggabi yung laban niya, pupunta tayo. Pwede. Para at least masuportahan naman natin siya doon, ano? Siyempre, kailangan naman na pabayaan mo yun doon kung pupunta siya ng gabi. Sa championship pa naman yun, pag nakalaban yung laban yung... Sana maka-champion. Ay, sana hindi na pala. Sana maka-champion. Ay, sana hindi na pala. Sa may bawi ano. Pero okay na yun. Masaya ka naman bro kaya tigad eh. Ah, masaya ka naman sa pag-miss niya. Oo naman, nakita ko yung may mga picture naman doon sa ano at okay naman yung ano. Yung hindi naman masyadong ano, talagang sobra-sobra yung pag-miss niya. Hindi yung kagayon sa iba. Oo, sa iba. Okay yung sa ano kanila, sa kanila. Nakita ko doon sa Mayday. At least ano parang nung nakita ko parang at okay na ako eh. Kasi hindi masyadong ano, hindi masyadong 'di ba yung nakikita kasi natin na nag-bemus talagang laglagan kumbaga, laglagan kung laglagan. Yung nila doon iba yung mga lugar na talaga grabe mag ano. Mag presentation, no, presentation ng muse. Ano, talagang medyo, halos kita yung kaluluwa. Oh, ito tapos, 'yun. Oh, tapos yung iba talaga grabe yung mga intermission talaga. Kaya
masaya ka. Tapos na, di ba? Kasi tapos na, ano bro? Pero alam ko naman si Beyonce kasi kung alam niyang gano'n ang ano, hindi rin niya mapayag. Hmm. Kaya okay yan, at least na-experience niya. Kasi sabi niya bro, gusto niya lang ma-experience lang naman. Okay din yung kasi para sa self-confidence niya rin yun. Para mas masana siya sa mga ganong klaseng ano. Maraming tao. Na, o sa stage na ganon pa. Kasi para susunod, mabawasan yung hiyak niya. Para... Madibihila pa yung... Ayan, grabe. So, ayan bro. Kunting message lang kay Ate Beyonce bro. Sa episode 23. Episode 23, ang secret vlog. Secret vlog talaga? Yes. Yan po ang title. Anong abangan dun sa episode 23? Yung kunting paano lang, papyaw lang. Sobrang kilig to the bones. At ang mga kapanapanabik na mga eksena. Mas sweet. At marami pang iba. Ay grabe! Yeah, parang, wow! Parang excited na tuloy ako dyan ah. At saka... Pero limited lang po mga kapanood nito guys. Limited lang? Secret lang ito. Mga kiling tao lang po mga kapanood. Hindi pa lang pwede mag-viral? Hindi. Paano yun may imamaraton mo? Paswertehan lang yun eh. Unang 1,000 lang daw mga kapanood eh. Ay grabe. Kaya kung ako sa inyo, abangan niyo yung premiere. Kung hindi, hindi makakapanood yun. Hindi sila makaka, ano, makakapasok sa premiere. Ano? Oo. Hmm. Ayan bro, pwede bang pa-shoutout ko man yung ano, yung Team Marathon? Shoutout po Team Marathon, thank you so much sa panonood ng mga vlogs ni Kalinga Prap. At syempre vlog din natin. Salamat sa support, God bless po. Ayan o, oh. Ayan, shoutout po sa Team Marathon na laging nagmamaraton ng mga upload po ni Kalinga Prap. Lalo na yung mga love team and especially po sa EDC bro. Ay, thank you. Sila yung grabing magpuyat magmaraton para sa EDC. Kaya na-create yung Team Marathon. Grabe. Okay naman, medyo alam niyo, mainit ang panahon pero walang, hindi makakapigil yan sa atin para magtulong. Ayan, grabe. Napanood ko yung vlogs mo Kuya Ed. Napakaganda nung vlogs mo na ano si Lola. Lola ano, Rosa. Rosa, Rosa. Oo, oh, grabe. At yun talaga pinaka-love trip na binablog ko sa lahat. Napakamasaya yung matanda. Talagang positive lahat ang kanyang ano sa buhay. Tapos ano siya, masayahin bro. Lagi siyang nakatawa, bungis-ngis ba? Walang vlog na hindi yung tumawa ng ganun. Lagi siya bawat mabisita ko kahit nga umuulan, may sakit yun, nakatawa pa rin eh. Talagang ano siya. Siguro ang sikreto niya kung bakit matasa, mahaba ang buhay niya. Ilang taon na ba yung bro si Lola? Mga 80 plus na yun. 80 plus na rin? So, talagang pero lakas niya, nakakapag-less-less pa siya, wala pa siyang alalay. Diba yun? May kasama ba yung bro sa buhay? Sino wala, solo lang siya dun sa bahay. Pero may kapit, may kamag-anak siya dun sa kabilang ano, barangay. Sa dulo pa. O sa malayo pa? Wala siyang kasama dun sa bahay nila? Wala pa, mga... Sa dulo pa. Ayan bro, nandito na rin tayo ha. Matanong ko na rin si Ate Beyonce, ano? Bro, grabe. Sobrang napahanga mo ako doon sa episode 22. Ano? Oh, kasi hindi ko akalain na tututuhanin mo yung pagtalon mo doon sa ano? Sa salo? Yeah. Hindi ko rin alam eh. Parang bakit ko ginawa yun. Ano bang nag-joke sa'yo bro para gawin mo ang bagay na yun? Nag-joke sa akin ang aking... Ay grabe, nag-joke sa'yo bro para gawin mo ang bagay na yun. Talagang ano bro, nakita ko na gagawin mo ang lahat para kay Ate Beyonce. Medyo dapat guys. Siyempre, siyempre naman. Grabe. Ano bro, nakita ko na gagawin mo ang lahat para kay Ate Beyonce.
Siyempre, ganun dapat yun. Siyempre, siyempre naman. Kasi noon, noong panahon bro, yun pa yung ginagawa noong panahon. Ang gagawin ang lahat para sa isang babae. Pero sa ngayon, bihira na yan mangyari. Ito yan. Iba na ngayon ang panahon eh. Bihira na yung ganong klaseng ano. Oo. Wala eh. No comment lang. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Yun talaga kasi yung ano. Paraan ng pagpapakita na mahal mo ang isang tao. Magaling mo ang lahat para sa kanya. Yes. And si Norman bro, tanongin ko rin kung kaya niyang gawin yun. Kaya Norman, kaya mo bang ginagawin yung ginawa ni Kuya Eds? Siyempre naman, pag gusto natin talaga yung tao, gagawin natin. Pero binib ako sa'yo kasi nung tumalon si Kuya Eds, siyempre, tumalon ka din. Para may karaman. Man. So, ayan mga kalingap, si Kuya Norman po ay suportahan po natin, ano? Isa po yung beneficiaries po ni Kalingap Rob na dati po ay bulag, ngayon po nakakita na dahil kay Kuya Rob. Kay Super Mac. Ayan, kay Super Mac. Kaya mga kalingap, tulungan po natin ang kanyang channel, Kalingap Norman, para po mas lalong makatulong sa kanya. Ano po. Malaking tulong yan sa akin, sir, yung ganyan. Para. And siyempre kay Kuya Eds. Kuya Eds, nung tumalon ka kasi, naramdaman ko na parang kinabahan si Ate Biance. Parang natakot siya na baka ikaw ay madisgrasya. Ganun talaga. Kahit ako rin, kung hindi gano'n siya, baka pinigilan ko pa siya. So ibig sabihin, kung siya ang tatalon, pinigilan mo siya. Of course, kasi naku, delikado yun. Buti ko ako lang, okay lang yun. Pero pag yung kagaya niya, siyempre protection niya at safety ang priority mo. Ating kailangan gawin priority natin yun. Hindi natin pwede pabayaan. Pero grabe bro, nung tumalon ka dun, akala ko tatama ka dun sa ano, sa puno. Buti nakabitaw ka. Oo, medyo nakakatakot dun. Medyo di-safe talaga. Hindi talaga safe yun, safe yung pagtalon doon. Kasi pag hindi ka nakabitaw, maaaring doon ka bumangga sa puno. Tapos malalim din naman yung ano, di ba? Nababaw doon sa kabila eh. Kabila, pero doon sa gitna. Sa gitna, kaso ang tama nung ano, nung baging papunta sa mababaw. Buti hindi ka nasugatan. Na ano nga, natama ako doon sa ilalim eh. Naabot na ng paa mo? Hindi, yung likod ko. Yung likod mo? Yung bato-bato? Delikado. Delikado talaga, no? Pero nakita ko yung ano bro, concern na Ate Biance nung tumalon ka doon na talagang yes, yung reaction niya. Ganun talaga. Magmahal mo isang tao, dapat ano ka, caring ka. Grabe, ano? So, ayan bro, talagang saludo ako sa iyo bro. Pero pag-usapan natin bro yung pag-muse ngayon ni Ate Benz. Nakita mo ba siya nung pumunta siya ng parade? Hindi ako nakapunta kasi may ano ako, scouting nga kami ni Norma noon eh. Hindi ko rin alam na ganung araw yung ano. Ay yung schedule, hindi sa iyo in-inform ni Ate Benz. Kasi karaniwan man sa pag-ganyan, panggabi yata yung mga ganun minsan ng iba eh. Saka hindi ko alam na dito lang sa barangay sa ano. Mercedes. Akala ko dun sa area nila. Kaya hindi mo siya nasabi kung ano-ano eh. Oo, hindi nga siya bro. Nabigla din ako eh. Ganito bro, may contact naman ako doon sa Mercedes kung anong araw yung laro nila. Ngayon, hindi naman na siya gabi yun. Kasama yata pag galing. Ay hindi na, yung una lang. Kasi ano na lang, yung mga players na lang doon. Mga players na lang. Yung una siya, kasama. Ah, maliba lang siguro kung makasama sila sa siguro championship. Siguro sa championship. Oo, sa championship. Kailangan ng miss nun. Oo, sa championship. Doon na lang bro, paggabi yung laban niya, pupunta tayo. Pwede. Para at least masuportahan naman natin siya doon, ano? Siyempre, kailangan naman na pabayaan mo yun doon kung pupunta siya ng gabi. Sa championship pa naman yun, pag nakalaban yung laban yung... Sana maka-champion. Ay, sana hindi na pala. Sana maka-champion. Ay, sana hindi na pala. Sa may bawi ano. Pero okay na yun.
Masaya ka naman bro kay Ate Biansi. Masaya ka naman sa pag-miss niya. Oo naman, nakita ko yung may mga picture naman doon sa ano, at okay naman yung ano. Yung hindi naman masyadong ano, talagang sobra-sobra yung pag-miss niya. Hindi yung kagayon sa iba. Oo, sa iba. Okay yung sa ano kanila, sa kanila. Nakita ko doon sa May Day. At least, ano parang, nung nakita ko parang at okay na ako eh. Kasi hindi masyadong ano, hindi masyadong, 'di ba, yung nakikita kasi natin na nag-bemuse talagang laglagan, kumbaga, laglagan kung laglagan. Yung nila doon, iba yung mga lugar na talaga grabe mag-ano. Mag presentation, no, presentation ng muse. Ano, talagang medyo, halos kita yung kaluluwa. Oh, ito, tapos yun. Oh, tapos yung iba talaga grabe yung ano, mga intermission, talaga. Kaya masaya ka. Tapos na. Diba? Kasi tapos na ano bro. Pero alam ko naman si Biansi kasi kung alam niyang gano'n ang ano, hindi rin niya mapayag. Yes. Kaya okay yan, at least na-experience niya. Kasi sabi niya bro, gusto niya lang ma-experience lang naman. Okay din yung kasi para sa self-confidence niya rin yun. Para mas masanay siya sa mga gano'ng klaseng ano. Alaming tao. Na, o sa stage na gano'n pa. Kasi para susunod, mabawasan yung hiyan niya. Para madibino pa nung grabe. So ayan bro, konting message lang kay Ate Biansi bro sa episode 23. Episode 23 ang secret vlog. Secret vlog talaga? Yes. Yan po ang title. Anong abangan dun sa episode 23 bro? Yung konting paano lang, papyaw lang. Sobrang kilig to the bones. At ang mga kapanapanabik na mga eksena, mas sweet at marami pang iba. Ay grabe, yeah, parang parang excited na tuloy ako dyan ah. At saka, pero limited lang po mga kapanood nito guys. Limited lang? Secret lang po, mga piling tao lang po mga kapanood. Hindi pa na yung pwede mag-viral? Hindi. Paano yun may imamaraton mo? Paswertehan lang yun eh. Unang 1,000 lang daw makakapanood eh. Ay grabe. Kaya kung ako sa inyo, abangan nyo yung premiere. Kung hindi, hindi ko makakapanood yun. Hindi sila makaka, ano, makakapasok sa premiere. Ano? Oo. Ayan, bro, pwede bang pa-shoutout ko man yung, ano, yung Team Marathon? Shoutout po, Team Marathon. Thank you so much sa panonood ng mga vlogs ni Kalinga Prab. At syempre, vlog din natin. Salamat sa support. God bless po. Ayan, oh. Ayan, shoutout po sa Team Marathon na laging nagmamarathon ng mga upload po ni Kalinga Prab. Lalo na yung mga love team. And especially po, sa EDC bro. Ay, thank you. Sila yung grabing magpuyat, magmarathon para sa EDC. Kaya, na-create yung Team Marathon. Grabe. Ayan bro, maraming salamat ha sa konting ano natin. Yes. Interview sa iyo. Sa pangalibang
Ano ba ang nagbibigay?